Sige, pag-usapan naman natin tong immigration. Immigration na naman. Eh, anong gagawin ko? Yung talaga eh. Ito, immigration. O, pag-usapan natin. Then, ayun na, it's my turn. Pagkaupo ko pa lang dun sa... Yan. May kwento si ate tungkol sa immigration. Mercedita Kalunod, maraming salamat po. O, ate! O, ayusin mo yung filter mo, ha? Nawalan ka na ng ano. Joke lang. Tuloy mo ba? Pangalawang immigration officer. Sabi ko, LGBT siya. Medyo matalino, medyo maraming tanong, ganon. Alam mo yun, medyo... May Mercedita Kalunod, maraming salamat po. Thank you very much. Focus talaga sila. Or let me say, strict talaga kapag dating sa, alam mo yun, ganun. Ulitin ko lang, hindi naman lahat ha, pero ito, ano ba ang problema mo ate? Ano nire-reklamo ba ba dyan? Jowa mo ba o yung immigration? tuloy mo ha. Experience ko. Pagka-upo ko doon, pinag-fill up ulit ako ng form and habang nag-fill up ako ng form, chine-check yung mga documents ko. Okay. Then, syempre, medyo matagal-tagal yung pag-fill up ng form. After niyang ma-check yung documents ko, may mga kasama siya sa likod na nag-ML. Just imagine na, immigration, nag-ML po sila doon sa may mismong harap ng immigration, doon sa mismong likod ng tao nag-interview sa akin. And yung anong ML? Yung madyong lang? Ay, hindi. Ano sabi nung may yung nagmamadyong, nagaganon? ML. Mercedita Kalunod, maraming salamat po. Grabe ha, nag-ML talaga tong immigration. Ay, napaka-professional ninyo dyan sa immigration ha. Yung taong yun is nakababa lang and nag-rank pa yata sila. So ako sababi ko, shit, ganito ba talaga? Like ako takabado, ito na yung pa-boarding na ako, nag-ML pa kayo. So after ko matapos mag-fill up ng form, nag-ML pa rin sila. I think dalawang lalaki sa likod at isang LGBT sa harap na yung kausap ko. Ay, patay ka ate. May LGBT. Tapos may dalawang lalaki sa likod. Wala na, tapos na, finish na. Finish na yan. Wala na. May LGBT, tapos, ay wala na, delicates ka dyan. So, pagkatapos ko mag-fill up ng form, kinuha nung immigration officer yung phone niya at nag-ML siya ng 2 minutes siguro. Parang patapos na yung game, ganun. At ako naman sabi ko, shit, okay, fine. Kumalma lang ko kasi ayoko magpag-away, ayoko na mag-complain and everything, so lang matapos. And ayun na, binaba niya na yung phone niya, nintay ko siyang matapos, girl, habang nag-ML sila. Tinanong niya na ako ng mga questions. Like, anong gagawin mo doon? Ilang days ka doon? Asan yung itinerary mo? Anong hotel mo? Asan yung conference? Alam mo, hindi. Desbilabiray, well, salamat po, welcome to Banateros. Ang weird, ano? Tatanong pa itinerary. Ano mo pa pakialam ninyo? Hindi... Kailangan ba pagpupunta ka ng isang lugar may itinerary ka? Hindi, ako nagtatanong lang ah. Kasi ako pupunta ako ng ilang beses na ako nagpunta ng Japan. Hindi ko naman planado kung anong gagawin ko doon, di ba? Pupunta ka lang doon. Bakit? Gusto mong kumain? Gusto mong mamasya? Gusto mo isulat ko dito kung saan ako magla-lunch, magdi-dinner, magbe-breakfast? Kung saan ako tatay, saan ako iihi? Ganun na itinerary gusto mo? Para saan? Hindi, immigration ah. Ako nagtatanong lang naman. Kasi... Tama ako si Garski, dinaig nyo pa yung jowa eh. Ano yung may reporting? I'm here na, I'm eating, may picture. Oh, para ano, wala akong kasama, ganon? Kailangan may ganon? Hindi ba, ano ba yan? Immigration, kailangan nyo pa talaga itinerary. Anong pakialam nyo sa ano? Anong pakialam ninyo kung anong gagawin ko doon? Kung magbabakasyo doon ako, wala akong plano. Oh, etong nakaraang ano, December to January, 30 days ako doon, wala akong plano. Ang plano ko lang pumunta doon tapos magkape sa karsada, yun lang. At tumawid ng paulit-ulit doon sa Shibuya Crossing, yun lang. Yun ang itinerary ko for 30 days, tumawid ng paulit-ulit at araw-araw magpunta sa ABC store, tumingin ng sapatos kahit di ko naman bibilhin. Wala ka ako nabili doon eh. Ng sapatos. Oh, pero araw-araw 'yun. Oh, nag-araw-araw din ako nasa big camera. Kailangan ko ba isulat pa 'yun? Big camera. Donkey Hote. Ganun, araw-araw lang. 'Yun lang ang itinerary ko. Nation, blah blah blah. So far wala naman sa akin tinanong na personal questions. More on dun lang sa documents. Tinanong ko saan yung supporting documents. Kompleto naman ako lahat. As in, kompleto naman ako lahat. May confirmation and lahat. Gets mo yon? May pocket money pa ako doon. Then after ko magsalita, wait lang, sabi niya. Sabi ng immigration officer, okay, fine, wait, ganun. Nag-ML ulit sila. Ay, grabe, nag-ML na naman. Bawat... Sama. Grabe, no? Ito palang immigration na ito, ha? Mapa-ML talaga, ha? Sana pagbawal ho yan, ha? Ano?
at tinatawagan natin ng pansin ng mga immigration, wag naman po kayo nag-i-MN. Ang bastos naman po nun, ha? Eh, gusto nyo, kinakausap nyo, nagsiselfone din. Oh, di ba ang fair naman yun? Kayo lang nagsiselfone. Payagan nyo rin yung kausap nyo. Pareho kayo, nagti-TikTok, oh, habang na... Mag-i-ML ka, mag-TikTok lang ako. Ganun. Ting-ting-tong-tong-tong-tong. Ting-ting-tong. Gusto nyo ganun din sila? Ang bihira itong immigration na ito, oh. Wag naman po ganun. At saka sabi nga ng isa dito, eh, bakit kaya kailangan ng ano, itinerary? Bakit? Susunod ho ba kayo? Susunod ho kayo? Pupuntaan niyo ako? Eh, gusto kong private yung gagawin ko eh. So parang after namin mag-proceed sa mga questions, nag-stop muna siya ng mga 1 to 2 minutes ulit. Then kinausap niya yung mga kasama niya sa likod na sabi niya, about sa ML na parang wait lang, magrarank tayo, wait lang, ganun. So ako, parang akala ko... Ano yung magra-rank? Shit, mukha naman okay and everything. So kinuha niya... Okay and everything. Yung phone niya at lumapit siya. Kasi yung upuan niya, alam niyo yung may mga gulong sa ilalim na pag pinush niyo yung sarili niyo sa upuan, gagalaw kayo. So pumunta siya dun sa bandang side, sa bandang likod niya, at... May dalawa na naman lalaki. Naku, delikado talaga yan pag may dalawang lalaki lagi. Hinawakan niyo yung phone niya... At parang mag-rank ulit sila. So sabi ko mga... Ah, so kayong LGBT at saka yung dalawang lalaki na naman. Eh, kaya siguro. Okay naman kasi nag-ML na siya. Then mga 2 to 3 minutes ulit, after niya makapag-usap dun sa kasama niya, binalikan niya ako at nakita ko yung phone niya, mag-rank sila ulit. Diba sa ML yung parang meron waiting time bago mag-start yung game? Parang ganun yung hinihintay. So ako nakaupo ako, like waiting ako sa answer niya or questions niya pa. Ayun be, hindi siya nagsasalita. Nilapag niya yung documents ko sa table, then hinawakan niya yung phone niya. Like habang kausap ko siya, habang kausap ko talaga siya, nakahawak yung phone niya ganyan. Alam ko sigurado na insecure yung LGBT dito sa babae. Minsan ganyan yung mga LGBTQ eh. Pag nakakakita ng magandang babae na kaayos, parang, excuse me, mas maganda ako. Mag-ML na lang ako, bahala ka dyan. Yung beauty mo, kahit anong ganda mo, ako ang immigration officer. Mag-ML na lang ako, bahala ka sa buhay mo. Oh, hindi kita papayagan dahil maganda ka, kaya hindi kita payagan mag-ibang bansa. Magtiis ka dyan ako, mag-ML lang ako. Ganun siguro yun, no? Grabe. Ang lupit ng immigration officer na yon. Then naghihintay yung kasama niya sa likod. Then ako na yun na mismo nag-initiate na parang, hello, ano po ba yung gagawin? And ano pa po yung question? Tapos bigla niyang sinabi sa akin, ma'am, balik ka na lang, dapat may ganito ka ng document. Sabi ko, meron na po akong document na ganyan. So hinanapo niya ako ng supporting document na ano, magkano yung sahod nung kaibigan kong nandoon sa Dubai. And, pati yung sahod ng kaib... Apakamarites naman itong immigration na ito. Pati yung sahod ng kaibigan niya hiningi. Apakawalang yan nyo naman. Bakit pati sahod ng ibang tao pinakikialaman ninyo? Eh kung ayaw ibigay ng tao na yon, hindi na siya makakaalis dahil ayaw ibigay ng tao. Sino man namang gago magbibigay ng... Alam mo, isang bagay yan na hindi isinishare. Alam niyo ba yon? Sabi nga, there are 3 things that you will not share pagdating sa trabaho mo o sa mga ka-coworker mo. Number 1, sahod. Number 2, sakit mo. At number 3, problema ng bahay ninyo o yung problema ninyo mag-asawa. Hindi dapat sinishare yan sa opisina. O, eh kayo, dinaig nyo pa. Dinaig nyo pa yung jowa nung ano. Inalam nyo yung sahod ng kaibigan niya. Ang kapal ang mukha nyo. Ang kapal! Sabi ko, sir, wala po ko nung sahod niyang exact, pero pwede ko po siyang hingan ng like payslip ngayon kung gusto niyo. Then nag-ML pa rin siya. Hindi siya nakafocus sa akin actually. Bago ako nakarating dito sa Dubai, sinabi din yun sa mama ko, hiningi yung sahod. Mag-business kaya ako? What do you think, ha? Mag-business kaya ako? Pautang. Anong para sa inyong pautang? Para meron kayong pagtinanong kayo, may kakayanan ka ba na magbakasyon? Ako, magpapautang ako dun sa banko nyo, lalagay natin. Kunwari lang ha, hindi ko totoo ito ha. 10 billion. 10 billion talaga. Lalagay ko ngayon sa banko mo 10 billion. Para pagka, pakicheck nga nung may pera ka ba?
Ito po yung app ko sa Banco de Oro o sa BPI. O ito po, laman ng pera ko. 10 bilyon. Di ba? Magnegosyo kaya akong ganun. Tapos, isosoliding ka agad. Dadagdagan mo ngayon ng 500,000. Yun yung bayad mo. Papautahin kitang 10 bilyon. Tapos, dagdagan mo ng 500,000 pag soli mo. Yun ang ano. Ganun kalupit. Para talagang payagan ka ng immigration. May kakayanan ka ba dyan? Magdi-DND ka. Hindi, ito, 10 bilyon pera ko. Di ko na kailangan magtrabaho. Una lang ako eh. Yayaman. Gusto mo? Ganun? Diba? Pinaka-focus doon siya doon sa rank nila ng mga kaibigan niya sa likod. Dalawang guy yun. Totoo mo lang ako. Doon ako napaisip na parang, ha? Ba't hindi ka muna mag-focus sa akin? Wait lang. Tapos bigla, alam mo yun. Gwapo ka ba? Kung gwapo ka, magpo-focus sa yun. Pero kung hindi ka gwapo, babae ka eh. Siyempre. Kala mo, kahit wala ko niyang merong ka, hindi ka makakaalis. Hindi ka makakaalis. Kala mo, ang ganda-gandaan ka dyan. Dito ka lang. Sinabi niya sa akin, ma'am, i-revoke niyo na lang po yung ticket niyo and make sure na dala niyo po itong copy ng payslip ng kaibigan niyo. Tapos nag-rank sila. Nag-rank silang mag-ML. Tapos habang nag-rank sila, sabi ko, sir, offload na po ba? Ang sabi niya, ma'am, balik na lang po kayo at mag-revoke. Ah, sabi ko, so offload na po. Tapos nakatingin siya dun sa phone niya. Nag-ML talaga sila. So ako, sobrang inis ko na. Hindi ko naman alam paano mag-rant or mag-complain sa immigration dun sa airport na yun. And knowing 30 minutes na lang yung flight ko and yung mga ibang kasama ko is pa-boarding na. Naloka ako. Bela, yung ginawa ko, ayoko na ng away. Kinuha ko yung document ko. Sabi ko, sir, salamat and good luck sa rank mo. Alam ko na kung bakit. San siya nagkamali. Alam nyo kung ba't saan siya nagkamali? May mali pala siyang sagot. Kasalanan mo, te. Hindi kasalanan ng immigration. Sorry, ah. Immigration. Binabawi ko pala yung pang-aano sa inyo ngayon, pang-banat ko, ah. Ang may kasalanan po si ate. Hindi ho yung immigration, ha? Bakit to? Tinawag niyang sir, eh. Te! Sinabi mo ng LGBT, tinawag mo ng sir. Mapipikun nga naman ako dun. Mas maganda ako sa'yo, te. Tatawagin mo akong sir? Ano ka? Walang niya ka? Upload ka! Oh. Alam mo na, te, kung bakit ka na-upload. Kasi tinawag mo siya ng sir. Next time, hindi sir ang tawag mo, ma'am. Ha? Itama mo yung sagot mo. Tama lahat ng sagot mo. Mali lang yung sa tawag mo sa kanya, ma'am. Dapat hindi sir. Tumingin sa akin yung LGBT. Tapos, kinuha ko na yung documents ko at nag-walk out na ako. Then, syempre, mapapasundo na ako sa family ko noon kasi nga sasabihin ko yung nangyari. Umupo na ako dun sa parang arrival, mga pwedeng umupo yung mga arrival, gano'n. Hinihintay ko na kasi yung parents, I mean yung family ko noon nasundain ako. Then ayun, kinento ko na, tinayaan ko na lang, and so far hindi ko na-refund yung ticket ko na 52,000 pesos. Just imagine. So for me, alam ko naman yung... Grabe yung 52,000 pesos, ano? Dahil lang sa katarantaduhan ng ML. Ay, ML, di pala. Nung naglalaro ng ML. Jason Globio, refresh din pag may time. Wala na po tayo sa topic na yan, ha? Nasa immigration na ho tayo. Responsibilidad ng mga immigration officer, pero based on my own experience, parang hindi talaga tama. Like kung mag-offload ka man, at least pay attention to your customer, client, or dun sa tao na kailangan mong kausapin. Hindi ko naman nilalahat ng mga immigration officer, pero alam niyo yun, hindi naman biro yung ginagamit na pera para pag-book ng ticket at flight. So sa katulad ng officer na yun, no, shoutout ulit Clark Immigration, sa Clark, sa bagong airport nila. Sa please, Clark ko... Immigration! Clark Immigration! Kung sino ka mang LGBT ka. Payo ko sa inyo, ang tawag niyo ma'am, wag sir, ha? Kasi alam mo yung pangalan, kung pwede lang, sana wala nang maulit na ganun sa mga ibang magpa-flight dyan. Kasi nakakahinayang and nakaka-disappoint. And then sa immigration officer naman na yun, no, be. Kung alam ko lang na ganun yung gagawin mo, sana nakisali na lang ako dun sa rank nyo. At nag-rank na lang tayo at nagpustahan na lang tayo na kapag nanalo din ako, ipapasan mo ko sa immigration. Para hindi naman nakakahiya sa'yo, be. Anyways, matagal na nangyari yun. Last year pa. Pero diba, knowing na hindi lang sa akin na nangyayari yun,
marami pang tao na nangyayari. Ayan. So, may mga nagko-comment kasi doon sa nung pinost ko to, nung shinare ko. Sabi nila, eh, last year pa pala yan. Eh, bakit mo nga lang shinishare? Bakit? Last year ba? Ibig sabihin niya, irrelevant na. Ang tanga-tanga naman nagko-comment. Last year pa yan, ba't mo kino-comment ngayon? Kaya nga niya po kino-comment ngayon o pinopost ngayon kasi ngayon naglalabasan yung mga horror story about immigration. Kahit naman yung babaeng hininga ng yearbook, 2021 pa nga daw yun eh. Ibig sabihin, kahit anong sabihin mo, ang mali nung 2021 ay mali pa rin hanggang ngayon. It doesn't mean, 2021 pa yan, mali yan. O ngayon, anong problema mo, Brad? Hindi naman nagsinisisi dito. Ulitin natin ha. Hindi natin sinisisi dito si Marcos. Ayan na naman kasi yung mga tanso eh. Hindi totoo, kasi yung mga tanso na yan, sensitive yung mga yan eh. Yung mga 2020, hindi po, Eddie, hindi nyo pinakikinggan sinasabi ko. 2021 daw yun sa yearbook. Eto, 2022. Okay? Yung sabi doon sa yearbook, ang kwento niya, December 2021. Yun yung kwento niya. So, ang punto ko dito, mga sir, mga ma'am, ha, it doesn't mean na late na ito, eh hindi na to relevant. Unang-una sa mga tansong magtatanggol na naman kay Marcos tungkol dito sa lintik na immigration na to, hindi ang pinopoint dito ay pagkakamali ni Marcos. Ang defensive nyo kasing mga tanso eh, palagi na lang kayong defensive. Na hindi, perfecto si Marcos. Pakinoon nga namin yan, nagkakasala yan eh. Eh gawin nyo na lang santo. Parang si Cory, ginawa, diba, pilit-pilit nilang gawing santo. Si Marcos, gawin nyo na rin santo para tapos na ang usapan. Ang point dito, ha? Hindi si Marcos. Ang punto dito, may mga gagong, mga power tripper na immigration. Yun ang punto dito. Sana magbago sila. Kaya natin ine-expose para magbago sila. Bakit to? Naniniwala ako, personal, 90% ng mga immigration officer, matitino, maayos, professional. Yung may mga latak lang talaga na mahilig sa ML. Hindi ko nga... Gusto ko nga tanong kay ate, gusto yung nagsalita. Sigurado kang ML ang nilalaro niyan. Baka naman hindi ML ang nilalaro niyan. Baka iba nilalaro niyan. Kasama niya yung mga lalaki eh. Diba? Yun lang. Sige na nga. Maro-karo. O sige na nga, December 21, 2022. Panalo ka na, ikaw na. Okay na, tapos na tayo. Oh, last year daw po yung... O sige, sige po, Eddie Boy. Last year, 2021, 2022, whatsoever, it's still relevant. It doesn't matter kung anong date. Okay? Kasi hindi naman natin sinisisi yung presidenteng nakaupo ang sinasabi natin immigration. So, wag nyo nang palakihin ng issue kung 2021, 2022, kung 2019. Basta! Okay? Malinaw? Paulit-ulit. Gusto nyo, eksakto, ilagay mo na rin oras dyan. Lagay mo na rin oras. Lagay mo na. Hindi yan ang punto dito. Ang punto dito, 2021, 2022, nangyari yan. Na hanggang ngayon, nangyayari yan. Yan ang punto. Ulit-ulit? Ba't kayo pa ulit-ulit? High blood tayo dyan, ha? Next. 5:50 a.m. Moment, tell me.